Mga taong nagsasalita kapag nakatalikod ka, nakakatawa. Talagang nakakatawa ang mga taong may isyu sa iyo na sino-sino ang kinakausap. Sino-sino ang sinasabihan ng problema niya sa iyo except you. Ang mas nakakatawa, iniisip niya na hindi nakakarating sa iyo. Iniisip niyang may sikreto siyang hindi mo malalaman dahil peking-peke ang ipinapakita niya kapag nakaharap ka. Ang problema, matagal mo nang alam. Papansinin at bibigyan mo ba talaga ng oras sa mga ganitong klaseng tao? Ang mga tao bang ito ang deserve ng panahon mo? Ang mga taong ito ba ay deserve ng kahit na kaunting espasyo sa utak mo? Na kung tutusin, nauubos na ang oras mo ng kakaisip kung may nagawa ka sa kanyang mali. Wala naman. Sabi nila, tatlong klase ng tao ang magsasalita ng patraidor sa atin. Tatlong klase ng tao na baka nasa buhay mo ngayon at kailangan mo nang malaman. Una, mga taong hindi kayang i-reach ang level mo. Pangalawa, meron kang isang bagay na gustong gusto niya at wala sa kanya. Pangatlo, sinisikap ng taong ito na gayahin ka pero hindi niya kaya. Ang mga taong gumagawa na lang talaga ng usap para siraan ka. Mga kwentong hindi mo talaga alam kung saan galing ang mga sinasabi. Mga taong kung magkalat ng mga chismis, parang kilalang kilala ka. Yung mga taong ganyan na laging naghahanap ng kasiraan ng iba, na kung tutuusin, sila itong napakaraming problema. Sila itong napakaraming mali sa buhay nila. Na imbis na gawa ng paraan o kaya magbago na lang siya, ang ginagawa, naninira na lang ng iba. Well, siguro sabihin mo na lang na, sige lang, siraan mo ako ng siraan. At habang sinisira mo, hindi yan ang maglalayo sa akin sa blessings ng Diyos. Mas lalo pa ako ibibless ni Lord sa harapan ng mukha mo. Sabi nga ng Diyos, siya ang gaganti. Siya ang gagawa ng paraan. Para sa mga taong walang alam gawin, kundi ang siraan ka, sirain ka. Kapag nagsabi ang Diyos, gagawin niya yan at walang makakapigil kahit sino pa yan. Kaya, chill lang. Ang taong nasa likod mo, ang taong nasa likod mo, hayaan mong manatiling nasa likod mo. Sabi nga sa English, if people keeps on talking behind your back, let them stay there. Behind your back. Kapag may nagsasalita sa harap mo ng kung ano-ano tungkol sa mga kilala nila, warning na yun na huwag kang makipag-close sa tao niya. Malamang sa malamang, ganyan din ang gagawin niya sa'yo once na makipag-close ka sa kanya. Sabi nga sa Proverbs 27:5, better is open rebuke than hidden love.